Kamusta mga tol? Gaano nga ba kagaling itong si Mark Pingree sa depensa mga tol? Isa nga ba siyang defensive genius? Pareho lang kayo! Feeling genius! Eto, pag-usapan natin mga tol. Isang mabilis na intro muna para kay Pinoy Sakuragi. 6'4", 3x PBA Defensive Player of the Year, 8x PBA All Defensive Team, at kasama siya sa PBA's 40 Greatest Players. Huwag mo nang isipin kung paano nangyari yun. Sa inyo walang imposible. Ngayon, para malaman natin kung isang defensive genius itong si Pinoy Sakuragi, panoorin niyo mga tol ang mga susunod na video. Humanda kayo! Tatalunin ko kayo lahat! Ito ang una nating video. Tignan niyo itong video na to mga tol. Re-rebound. Pero ang layo ni Pingree sa loob. Pero once na rebound ni Fajardo ang bola, makikita natin na bumalik sa loob si Pingree at nagdi-dribble pa lang si Fajardo eh bumubuelo ng talon si Pingree mga tol. At dyan nga eh nasa palpal niya si Fajardo. Hanggat nandito ko, hindi ka maghahari sa ilalim ng basket! Anong dapat nating mapansin dyan mga tol? Rewind natin ng slow-mo. Una, napakatindi ng timing ni Pingree dyan. Parang alam na alam niya kung kailan aangat itong si Fajardo. At sabay na sabay ang talon nilang dalawa. Aba siyempre no! Sisiulan sa akin yan! Now, alam natin na si Fajardo ay 6'10 yan. Si Pingree 6'4 lang. Pero tingnan nyo mabuti ang pick ng talon nilang dalawa. Saktong-sakto lang ang nagawa ni Pingree mga tol. Asar na asar ka na ba bakulaw? Hindi posible yan kung hindi siya nauna bumuelo kay Fajardo. At nakabuelo siya ng todo kasi nagdi-dribble pa lang ito si Fajardo ay bumuelo na siya. Dahil isa akong henyo! Second video mga tol. Dito sa video na to, nakita ni Ping na nasa loob po si Junmar. Then, nung dumipensa siya, nasa left side siya ni Junmar. Now, pag ganyan mga tol, normal sa mga gwardya na sa kanang kamay ni Junmar ipapasa ang bola. Kasi syempre, wala doon ang depensa. Ngayon, ipapakita ko naman ang galing ko sa depensa. Pero tingnan nyo kung anong gagawin ni Ping. Na-anticipate niya na ipapasa sa kanan ni Junmar ang bola. Kaya inikutan niya kagad si Junmar at na-steal niya ang bola. Parang ang dali lang, no? Walang kwenta! Hindi yan simple mga tol. Si Fajardo ang nasa Locos at alam naman natin kung gaano kalaban niya si Fajardo. At palagi yan nasa Locos kaya alam naman yan kung paano didepensahan ng bola. Kaya huwag mo lang pilitin! Now third video mga tol. Dito naman, tingnan natin ang depensa ni Ping sa Locos. Tingnan natin kung makakaisa ka sa akin! Hello? Umaatro si Junmar dito at tumira siya ng short jumper. Paano naging counted yun? Hindi naman pumasok ka! Rewind and slow mo ulit. Ang dapat nating mapansin dyan mga tol, kung gaano kaliit ang naiatras ni Junmar kay Ping at kung gaano kaganda ang depensa ni Ping. Remember mga tol, si Ping ay 6'4", 215 pounds. Si Junmar ay 6'10", 250 pounds. Tingnan nyo mga tol kung gaano kaliit si Ping kumpara kay Junmar. Grabe! Ang laki niya! Mas malaki pa kaya hanan ni Chi! Nakashoot man si Junmar dyan, eh hirap na hirap yan. Pwede pa nga yung tawagan ng traveling kung tutusin. Ano ba yan? Hindi rugby to, no? Traveling ang tawag dyan! Hindi nagawang maiatras ni Junmar si Ping dahil sa napakagandang defensive stance na ginawa niya. At malakas talaga ang lower body nitong si Ping. Aba, syempre naman, atleta ako eh! Fourth video mga tol. Dito naman, ito ang isang very good example ng defensive awareness. Now dito, yung bantay ni Ping nasa corner. Alam niyang malayo pa ang pass sa corner. So ang ginawa niya, tumulong na lang muna siyang dumipensa kay Fajardo. Mali ba? Napansin ninyo mga tol, kung ilang beses lumingon si Ping para makita kung nasaan ang bantay niya habang tumutulong siya kay Fajardo. Nung nawala ang threat kay Fajardo, alam niya kung nasaan ang bantay niya. Now, pagkatapos nun, nakita niya dehado si Baroka. Agad siyang tumulong and again, still knowing exactly kung nasaan pa rin ang bantay niya. Kaya nakabalik agad siya after i-kick out. Meron palang ganyan? Nung pa-drive na ang bantay ni Baroka, tingnan nyo kung nasan si Ping. Then after the shot, anong ginawa niya? Tingnan nyo mga tol. Hindi man lang nakatingin sa ring, nakatingin siya sa bantay niya at hinanap niya to para back shotin. And at the right time, humarap siya sa ring para rumibound. Ako si Sakuragi, ang hari na rebound! Sa totoo lang mga tol, ito talaga ang dapat matutunan ng mga kabataan at ituro talaga sa mga kabataan at sa mga bago pa lang sa basketball. Basics yan mga tol. Iyan ang isa sa mga patunay ng defensive awareness. Dito talaga ako believe kay Ping mga tol. Napakatindi ng defensive awareness ng mamang yan. Sa akin lang, siguradong wala na kayo binatbat! Fifth video mga tol. Mukhang simple lang itong ginawa ni Ping dito. Pero i-rewind natin at i-slow mo ulit. Huh? Na naman?
Kung mapansin nyo mga tol, balak mag-screen ng global port. Pero bago pa nila gawin yan, nakareact na kagad si Ping. Kaya nakapwesto pa rin siya ng maganda sa depensa. Aba, siyempre! Isa yata ako sportsman! Kung nagkataong hindi niya ginawa yan, malamang ay madaling-madali nang naipasa sa loob ang bola at bakante na kagad at libre na yon. Kaya huwag mo lang pilitin! Itong video naman na to mga tol. Ito ang depensa ni Ping kapag galing sa labas ang bantay niya. Tingnan nyo mga tol. Rewind natin uli and slow-mo. Pansinin nyo mga tol ang lateral sniping dito. At kung gaano kabilis ang galaw ng legs niya. At the same time, nakataas ang isang kamay niya while yung isa medyo nakatuo ng braso niya para maabsorb ang impact. Kaya, nabutataan niya yung bantay niya dyan. Sobrang importante talaga na magandang laterals mga tol. At best example yung pinakita ni Ping dyan. Alam ko! Kailangan talaga igalaw mo yung legs mo para makasunod ka sa zuma drive. At saka, palagi nakataas ang kamay para makaiwas ka na rin sa foul. Kukong galing! Nako, walang tira! Para siyang pader eh! So mga tol, bakit natin nasabi ngayon na isang defensive genius itong si Ping? Bakit kaya no? Una mga tol, napakatindi ng instinct niya sa depensa. Sabihin na natin niya ng patunay na talagang napakataas ng defensive IQ niya si Ping. Dahil isa akong henyo! Pangalawa, maiglas ang katawan. Malasakuragi talaga yung si Ping mga tol dahil sa bilis niya kumilos para sa hit niya. Dagdag mo na din yung mataas na talon niya. Huwag mo nang isipin kung paano nangyari yun. Sa henyo walang imposible! Pangatlo, malakas na katawan. Kahit na hindi ganun palaki ang katawan niya ni Ping, malakas ang katawan niya mga tol. Katunayan niyan, yung mga depensa niya sa low post, talagang bihirang-bihira siya maiatras ng lumolopos. Siyempre, matapang ako! Kayang-kaya! Pang-apat, yung magandang defensive awareness niya. Alam niya kung kailan dapat tumulong at hindi siya lutang sa depensa. Aba, siyempre, no? Sisi ulan sa akin yan! Ang tingin ko nga dyan mga tol, talagang nakikita niya kung nasan lahat ng players ng offensive team. Kaya nakaka-react siya ng maganda. Panglima, alam naman natin na sobrang sipag sa depensa niya ni Ping. Hindi talaga matatawaran ng sipag niyan, lalong-lalo na sa depensa at sa rebounds. I control the rebound! Pang-anim, yung knowledge niya sa depensa. Pareho lang kayo! Feeling genius! Ang nakikita ko dyan mga tol, hindi kinakalimutan ni Ping yung mga basics sa depensa na talagang sobrang importante naman. Oo, walang problema! Tama-tama lang yun! At pampito, switchability. English yun! Kasi si Ping, kaya niyang depensahan kahit anong posisyon sa PBA. Dahil mabilis na siya, malakas pa katawan niya. Your end is near! At ang panghuli mga tol, napakabilis kasi ng reaction time niya si Ping at yung knowledge niya sa opensa ng kolaban at skills ng binabantayan niya eh hindi natin matatawaran kasi talagang para madepensa mo ang bantay mo kailangan alam mo yung mga tendencies niya at yung place ng kalaban. Tingin ko mga tol, perfect talaga na tawagin Pinoy Sakuragi yan si Ping Reese kasi talagang mala Sakuragi ang style ng laro niyan. Oo, walang problema! Tama-tama lang yun! More on defense and performing his role. May konting opensa, pero talagang he performs his role really well. Which is yung depensa, tsaka yung rebounding. Kaya niyong depensahan kahit sino sa PBA. At kadalasan, eh siya nagbabantay sa imports ng kalaban. Kaya hindi ka takatakang tatlong beses naging defensive player of the year itong si Sakuragi. At 8 times pa siya naging all defensive team. Tingin ko, ang tunay na Sakuragi will be very proud talaga dyan kay Ping Reese. Oo! Totoo yan! Oo na mga tol, sakto ba ang moniker na Pinoy Sakuragi para kay Ping? Please like and subscribe naman mga tol. Salamat!